good morning! This is Islander Cooking and ngayon po ay magluluto tayo ng ginataang patani. Diyan lamang po kayo, huwag aalis. Tutok lang kayo sa ating video mula sa umpisa hanggang dulo. Gaya ng dati, kailangan tuwing magagata tayo ay uunahin nating lutuin lagi ang gata. Ayan guys. Lutuin lang natin siya hanggang 8 minutes. Dahil tiyak na mas mali naman namang ating ginataan. Then, alagaan lang guys sa paghahalo. Yan. Para even ang result ng ating gata. Yan. Especially pag kumukulo na siya. Habang pinapakuluan natin ang ating gata, atin naman ihanda ang ibang mga sangkap. Kumukulo na siya guys. Alagaan lang natin sa halo. Ayan. Masarap kasi guys pag lutong-luto talaga yung gata. Saka mo lulutuin ang mga ingredients. Yan ang isang sikreto. Ayan. Hinaan lang ng konti yung apoy para hindi lalo umalsa yung kinakabula ng ating gata. Ayan. Ayan. Hintayin lang natin hanggang maluto siya ng 8 minutes. At pwede na natin simula ng ating pagluluto ng ating patani. So guys, after 8 minutes ng ating pagpapakulo ng ating gata, ito na yung texture niya. Ayan. Medyo malapot na siya at medyo nakikita mo na yung konting mantika. So luto na siya, luto na yung ating gata. O, diba? Ayan. Pwede na natin simulan ang pagluluto ng ating patani. So, una lang natin ilagay ang ating ini-slice na or hiniwa na patani kanina guys. Ito muna yung ating ilalagay. Yan.
simple lang ito iluto at simple lang din ang ating mga ingredients na mga gagamitin. So, hindi siya komplikado lutuin kagaya sa ating mga ibang recipes. Okay, haluin lang natin guys. Then, ilalagay na natin ang ating sibuyas. Sinadya ko lang hiwain yung ating sibulyas ng medyo hindi ganong malalaki para mas madaling maluto. Then, sunod natin ang ating bawang. Pampalasa. Kasunod nito guys, ang ating dry dilis na pangsahog. Ayan. Kung mapapansin nyo, tinanggalan ko na lang siya ng ulo para doon sa mga hindi mahilig sa ulo, at least yung body part lang ng ating dilis ang ating sa sahog. Gamitin natin ang mas maliit na sendok para mas mahalo natin mabuti. Yan. Simpleng-simple lang guys, di ba? Then, pwede natin siya lagyan ng chili flakes. Kung meron kayong available na chili flakes sa inyong bahay, pwede na natin siyang lagyan, lalo na sa mga mahihilig sa medyo spicy. Diba? So, ayan guys. Dagdagan pa natin ng konti para mas medyo maangam. Maliban kasi sa ating siling haba, nilalagyan ko pa rin siya ng chili flakes para medyo maanghang ang ating mata. Then, haluin lang ulit. Yun guys. Okay. Then, isusunod na natin ang ating siling haba. Bukod sa pampaanghang na, mabango pa siyang aroma para sa ating ginataan. Diba guys? Ganyan lang guys. Then, haluin pa natin. Then, hayaan lang natin siyang kumulo hanggang 2 to 3 minutes. So, after 3 minutes, luto na yung ating patani. Ito na siya guys. So, timpla na natin siya ng asin. Ayon sa inyong panlasa, syempre. Ayan. Ganyan lang guys. Napakadili lang niyang lutuin. Then haluin lang natin.
Ganyan lang guys. At ngayon ay luto na yung ating ginataang patani na may dried dilis. Ayan. O, diba? Madali lang siyang lutuin. At hindi komplikado ang mga sangkap. And if you're new in this channel, please subscribe and don't forget to click the notification bell so that you are updated to our next videos.